Bitbitis, mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Karomi Elusfa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag Kinabuhang City, maayong buntag North Cotabato, Tibuok, South Central Mindanao. Welcome ning atong tulumanon ng primetime edition sa Tinig ng Bayan. O gasangalan sa atong regular nga kauban dari si Carlo Rosario. Kasamtangan yung makauban ang inyong tinig uno, mga katinig. Gusto nato siyang i-condole ang atong kauban si Loy Rosario sa pagpanaw sa iyahang amahan gahapon, no? Gahapon sa hapon. Anyway, mga katinig, adlaw nga Biyernes sa Pizza 5 sa bulan sa Pebrero. Hapit ng Valentine's pong. Anyway, mga katinig, pipila sa itong mga isgutanan karon, kining usa ka programa sa regional tripartite wages and productivity na unsa naman sayo pa kay tanabulol RTWPB diri sa region 12 kay mga katinig kuan aduna sila ay Olympics kay pahigayon unsa kini nga Olympics dili kini katong atong na ano unsa ni na andan nga Olympics, no? Kung mga inatag Olympics na e-sports, no? Pero usa kini pa-contesta mga katinig sa mga industriya, sa mga pabrika, murag a measure of their resiliency. Pero atong sayran unya kana ang detalye gikan mismo sa secretary sa RTWPB mga katinig. Daghan na daing nagapanghitabo diri sa ato ang lungsod nga ano moraog wa nataka update, no? So unsa kay mga katikaran diya sa sangguniang panglungsod, mga katinig? Da adunay mga tanaw niyo mga Facebook post, no, sa pipila ka mga opisyal nga nagapakita nga adunay moraog dili maayo nga nagakahitabo diha sa ato ang sangguniang panglungsod. So maningkamot ta nga makahinabi ang pipila ka mga opisyal, no, especially ang atong mayor, ang atong vice mayor, mahitungod ni ani, but moraog ato nang atangin niyo na next week, no, sa Monday ato nang hisgutan, mga katinig, ang ato ang mga panghitabo pod sa kaulohan ato kiniong ato kining mangita kita og political analyst who will guide us sa ato ang pagbalanse sa mga nagakahitabo og makagiyapon sa ato mga desisyon. Anyway, mga katinig, dili na tulugayan kay nana sa linya ang secretary sa RTWPB diri sa Region 12 si Mr. Jesse De La Cruz. Sir, pwede ba ta magbisaya? Mayong buntag og salamat sa imong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Okay, mayong aga sa ato, Sir Romy. Pwede man po, no, kaya lang murag na nakalimot na ko gamay sa Binisaya kay ari man po ko sa kwan sa Corona del Sur Ilonggo. Bakit po pwede po managalog na lang sa gamay? Sige. Sagul-sagulin lang natin. Anyway, maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Unang-una po, mga tao, marami pang mga tao na hindi pa talaga nakakaintindi nung trabaho ng RTWPB. Ang alam natin, it is a tripartite board, meron diyang mga representative ng mga manggagawa, representative ng mga employers at ang Department of Labor, at ang alam lang ng maraming tao ay ito yung nagtatagda ng minimum wage sa region. But aside from that, alam naman din po natin na marami pa kayong ibang ginagawa. Pwede pong ipakilala niyo muna yung inyong tanggapan.
Okay, maraming salamat Sir Romy. Okay, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay isa po sa mga ahensya ng gobyerno na sa ilalim po ng Department of Labor and Employment. So ang ginagawa po ng Regional Tripartite Wages o sinasabi nating RTWPB, kami po yung una under host sa ating batas na RA 6727, kami po yung nagsiset ng ating pasahod sa mga manggagawa sa pribadong mga kumpanya na kung saan katulong po natin ang Department of Labor and Employment sa pag-iimplementa po nito. So yan po yung unang mandato. Sa ikalawa po, kayo mapapansin po ninyo. Sa usapin ng minimum wage, kung magkano yung minimum wage bawat region, kayo pong nagde-decide noon. At kasama po nyo sa pag-decide po. Aha. Kasama niyo po sa decision making. Ano po yung kasi mukhang curious lang po tayo dahil alam lang po natin na yung labor at saka yung capital ay siyempre contradicting yung kanilang interest. Yung labor, siyempre gusto na mataas na sahod. Sa tingin naman ng mga kumpanya, yung mataas na sahod is added the cost, no? Dagdag na pasanin. Paano po yung proseso ng pagdidesisyon ninyo, paano nyo nire-reconcile? Opo, yun ito po siya. Katulad po ng nasabi natin at nabanggit, ang RTWPB po, yung B po yun, i-board po. So sa board po natin, may mga apat po tayong representatives. Dalawa po galing po ng labor management group at saka yung dalawa po ay galing po sa labor sector group. So itong dalawa pong board na to, sa board po itong ang dalawang sektor na po ang apat nating miyembro ay nag-uusap-usap po ito. Kagaya ho ngayon, ang ating pong pinaka-latest na wage order number 21 ay nagkaroon po ng effectivity noong January 18 kasagsagan po ng bago po nagkaroon tayo ng pandemya. Nagkaroon po sila ng desisyon na magtaas po tayo ng wages under wage order number 21. Naging epektibo po ito noong February 2, 2020. So, kung pansinin po natin, ang buhay po ng isang wage order na tinatakda ng isang board ay dapat po sa isang taon po na-implementa po ito. So, yung anniversary po nito nung nakaraan pong February 2, ngayong taon 2021. So, ang ginagawa po ngayon ng board ay kasalukuyan po tayong nagre-review ng socio-economic condition ng ating rehiyon. Tinitingnan po ng dalawang sektor ang ekonomiya ng ating rehiyon. Katulong po natin yung dalawang direktor ng NEDA at saka ng DTI, lalong-lalo na po yung ating chairperson na regional director ng Department of Labor and Employment, binabalansin po natin yun. So kami po, katulong din po natin yung Philippine Statistics Authority, humihingi po tayo ng mga latest na mga sinasabi nating inflation rates, yung mga and other economic na factors na kiniconsider at pinag-aaralan po ng mga board bago ho sila gumawa ng desisyon. Yan po yung pinaka-proseso at may mga criteria po tayo. Pag ang board po ay nag-decide, tinitignan po nila ano yung economic situation. Binabalansi din po natin, katulad na nasabi ninyo, pag nag-increase po tayo, siyempre ang yung amount na certain na pinag-uusapan ay baka masyadong malaki para sa management o masyadong maliit para sa labor. So, Mandated po ba? Mandated po ba ang RTWPB na dapat sa isang taon magtakda talaga ng minimum wage batas? Wala na po sinasabi sa RA 6727. Ang sinasabi lang po doon sa batas ay kapag po nakita ng isang board na kinakailangan na pong magtaas po tayo ng pasahod, yan po ay ginagawa. Pero po, ayon din po sa batas, kung pwede lang po, sa loob ng isang taon, papahingahin po natin yung isang wage order
para po naman mabigyan po natin ng panahon, particularly the employers, to comply on this. Okay. Medyo po may kahirapan yung inyong gawain, especially during this very trying times. Kaya of course, mga manggagawa are asking for wage increase. At the same time, marami rin naman pong mga pabrika na nagsasara, naghihirap din po. Paano nyo ito binabalanse yung mga cases sa ganito, especially na nagtataasan din yung mga presyo ng mga bilihin . Okay, tama po yun, Sir Romy, no? So, isa, kapula ng sinasabi po natin kanina, pinag-aaralan po ng board yung socio-economic situation ng ating rehiyon, no? So, kagaya natin ngayon, pinag-aaralan natin yung anong naging epekto ng ating pandemya sa ating mga manggagawa, na alam po natin lahat na hindi lang po Pilipinas, kundi ang buong mundo ang naapektuhan nito. Tinitingnan din po natin yung kasalukuyang issue, yung pataas na mga presyo, lalong-lalo na sa mga karne ng baboy, ng mga, at pati even sa mga isda, at may mga iba pang mga rehiyon na mataas din ang presyo ng mga gulay. Yan po yun. Yan din po pinag-aaralan natin kasi may epekto po rin po yan siya. Meron din po tayong pinag-aaralan na yung isa sa mga criteria, tinitingnan po natin yung pangangailangan ng manggagawa. At saka on the other side naman po, dahil nga po sa nangyayari ngayon, yung kapasidad po ng mga employers to pay if ever we will have another round of increase ng wages. So yan po yung kasalukuyang pinag-aaralan po ng board, yung binabalansi po natin kung kailangan na po ba. Kasi katulad ng na-mention ko, yung effectivity po ng ating plan, ng ating wage order ay nung February 2 at nag-anniversary na po tayo nung ngayong taon. So isa po yun sa trabaho ng kami ng mga secretariat na magbigay po ng tamang dato sa ating mga board members every time po meron tayong board meeting na ginagawa. Gusto rin po natin i-inform ang lahat na sa buwang ito, nagkaroon na po tayo ng unang board meeting noong February 3 at sinabay po natin ito sa pagpalabas po ng National Wages and Productivity Commission na tinatawag natin ng New Rules of Omnibus Rule sa wage determination setting, na kung saan nire-review at pinipa-emphasize po yung dalawang criteria, yung capacity of the employers to pay at yung needs ng mga workers. Kayo po ba? O yung secretary ba ng board ang nag-preside over meetings of the board? Opo, ako po as a board secretary, ako po yung secretariat ng board at katulong ko po yung mga technical staff din po ng Department of Trade and Industry para sa mga latest natin ng mga bilihin ng mga presyo. Ang technical staff ng NEDA para sa socio-economic update, at ang Philippine Statistics Authority para sa mga iba pang mga economic indicators na nakaka-apekto po ng ekonomiya ng rehiyon. Curious lang po tayo. Paano po natin pinipili yung representative ng mga manggagawa? How are we ensuring na yung na-appoint dyan na representatives ng manggagawa ay hindi yung tinatawag na labor dealer? Okay. Ganito po siya. Yung mayroon po yung proseso ng pag-membro ng board, no? Both sectors, they are nominated by their own respective groups, no? Yung management po, usually sa mga grupo ng mga employers. Sa labor sector po, sa kasalukuyan po, ang atin pong mga representative ay membro po ng Federation of Free Workers at saka ng ALO, Trade Union Congress of the Philippines. So sila po ay presidential appointees po. So ang kanilang... presidential appointees? Opo. It's the president? Ang presidente po. Aha. Opo, ang sa regional level? Si firma.
Opo. Ano po siya, ninominate sila ng regional groups na meron tong national affiliation usually para may suporta rin po yung dalawang sector. And then sa management po naman kasi yung mga Chamber of Commerce natin, yung dalawa po nating representative. So sila po ay nominated ng kanilang respected groups. Chamber. And then pinapadala po, opo, ang chambers po at saka yung na-mention kong mga union groups o mga malalaking samahan ng mga manggagawa, pinapadala po yan sa opisina ng presidente through the Office of the Labor Secretary. And then pag approve na po yan, kasi syempre naman may mga background investigations pinagawa. And then pag okay na po, na-appoint po sila at magsiserve po sila sa board for at least 5 years po. Sa proseso po, ano po ang role ng inyong tanggapan? Nagre-recommend ba? Kailangan ba yung recommendation nyo? Indeed. Opo. Pag natanggap na po namin ang any applications for a representative from either the sector, ang ginagawa lang po ng board, ini-endorse po natin sa Office of the Secretary ng Labor through our commission sa National Wages and Productivity Commission sa central office po. Aha. Sa kasalukuyan po, magkano po yung minimum wage sa industrial agri sa region? Okay. Dapat po yung sector industry natin ayon sa ating wage order number 21. Sa non-agriculture po, dapat po sa kasalukuyan, ang lahat po ng manggagawa ay tumatanggap po ng 336 kada araw po. Samantala hong yung nasa agriculture, retail service establishment, dapat nakatanggap sila ng 315 daily po na wages. 315 sa non-agri? Opo. 336 po. 336. Okay. Opo. From that po, magsisegue tayo dun sa isang yung ating main topic ano, dahil sa gitna ng ating kalagayan ngayon, kakunga kanina, marami mga pabrika ang nagsasara dulot ng pandemic at mayroon pang maaring magsasara. Maraming mga manggagawa ang nawalan ng trabaho, no? At yung iba, kung hindi man totally nawalan ng trabaho, matatawag nating nabilong sila doon sa underemployed. Makatrabaho ng dalawang araw, isang araw, o tatlo man sa isang linggo, hindi kompleto. And this is happening at a time na grabe ang presyo ng mga basic needs ng taong bayan, no? Paakyat-akyat, may proposal pa nga sa doon sa National Capital Region na actually pinag-aawayan, i-freeze ba ang presyo, mag-price ceiling ba, i-subsidize ba, at may humihingi na ng ano, siyempre halos lahat ng rehiyon humihingi na ang mga manggagawa ng dagdag na sahod. But amid this context, no, sa gitna nitong kalagayang ito, mayroon tayong Olympics, ano? Industrial Olympics po ba? Okay, Productivity Olympics po. Productivity Olympics. Pwede nyo bang ipaliwanag ito? Although sinabanggit ko na ito kanina, but hindi kasi ito, pag narinig kasi natin, Olympics sa sports kagad ang nasa isip natin. Now, ano itong Productivity Olympics po? Ito pong Productivity Olympics ay na-launch po ng National Wages and Productivity Commission noong 2008. Ito po ay sinasabi po nating isang pamamaraan na kung saan napopromote po natin yung ginagawa po ng isang kampanya na kung saan pinapakita kung paano niya ginagawa yung kanyang business. And while doing its business, ano po yung naging epekto nito sa kanyang mga manggagawa through benefits na nakikuha. And even after that, ano ang naging epekto nito o anong naging benepisyo ng community surrounding it.
Ang Productivity Olympics po ay isang positibong competition among establishment na tinasabi natin micro, small, medium enterprises. No? Now in its 8th run, ang Productivity Olympics po, meron na po tayong 62 na micro, medium, small, medium enterprises na national awardees. No? Particularly po sa Region 12, meron na po tayong isang national champion po diyan sa North Cotabato, no? May win na po si no. Ano tong anong ang, ano? Ang nakilala Stanfield ko labor union po. Ang kaunahang labor union sa Pilipinas na nabigyan po ng recognition ng Productivity Olympics sa kanilang pagbigay po ng service through the consumer store. Ah, so it is the workers ano, it is the workers group or organization ang magiging kalahok rito. Hindi yung kumpanya. Hindi po, ganito po 'yan. Okay. Yung kumpanya po ng Stanfield ko ay may naitulong po doon sa union kaya ho sinaka-establish ng kanilang mga consumer store. So dapat po pinapakita din po natin yung full support po ng management. So therefore therefore po dapat organisado yung mga workers dun sa mga lalahok. Not necessarily po unionized man o non-unionized, pwede na po natin silang maisali. Kaya nga po lang natin na isali ang labor union kasi po ang inilahok po natin is yung kanilang economic undertaking po na consumer store. Aha. Pwede pala tayo rito po kasi may registered naman sa Department of Labor yung ating association at mayroon tayong co-op. Anyway, ano po yung ano? You mentioned po na mayroong tatlong sabihin nating categories, no? Yung micro, small and medium enterprises. So okay. Paano po yung qualifications nitong tatlo? How do they differ? Kung titingnan po natin ang Department of Trade and Industry po ay pag sinasabi nilang micro, small, medium, nasa finance category po sila kung yung may 3 million and above. Pero po sa Department of Labor and Employment, kahit po kami sa ATWPB, pag sinabi po natin micro, ito po ay isang firm na nag-employ po ng 1 to 9 employees. And yung small po, from 10 to 99. And then yung medium po is from 100 to 199. Employees po. Kasi as much as possible po, yung large companies employ, regularly employing 200 and above, meron po silang sariling programa. And, ang ibang ahensya naman po ng Department of Labor and Employment ang nagbibigay po dito ng award, particularly ang NCMB na taon-taon din po naghahanap din po ng mga large companies na may parang similar po na intention na ginagawa ng ATWPB. Mm-hmm. Paano po at sino po yung nag-a-identify kung sino dito sa mga industriya o mga pabrika o mga employers na ito ang pwedeng maging kalahok dyan sa Productivity Olympics? So kung mapansin po ninyo, nung nagkita ho tayo nung the other day, ang pinaka contactors person po namin is usually po yung mga head ho ng mga regional offices po regional offices and provincial offices po ng Department of Labor and Employment. So through them na nakukuha po namin yung mga potential na mga nominees for our search, no, sa ating Vineyard kasi every 2 years ito. And we also tap ang Department of Trade and Industry through their negotiation centers
we also stop the Public Employment Service Office kasi sila po yung partner natin na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga micro, small, medium enterprises dito sa rehiyon. And then yung iba pang mga nag-undergo po yung mga previous namin ng pag-conduct ng mga orientation and training. Kasi po, ang RTWPB po ay hindi lang po nagbibigay ng pasahod, nagbibigay din po kami ng productivity-related trainings and orientation. Mm. Pag na-identify na po ninyo, paano po yung maging proseso? Na-identify na po ninyo, siyempre there could be siguro mayroon bang process of elimination or ano ba? Is there a group na pwedeng mag-evaluate dito mismo sa initially sa atin sa rehiyon, because we understand na tulad ng sabi nyo, this is a national na patimpalak po. Opo, opo. Dalawa pong proseso ang nangyayari. Unang-unang proseso po yung sinasabi nating regional selection process, no? So through our partners na mention ko po na pinatap po natin na malaman po natin o ma-identify po natin ng mga grupo, sinasalang po natin yung lahat po ng mga nominees, yung mga potential nominees natin, binibisita po natin. Meron po kaming either table or actual po na pagbisita sa mga grupong ito, binibigay po namin sa kanila yung lahat po ng mga requirements. And then pag nakakomply na po sila, iniisa-isa ho namin silang inire-review. And then pag compliant na po yung isang potential na nominee, pinapasok po natin sila sa regional search category. And then ang board na po ngayon, yung apat po natin na miyembro, kasama po yung ating director ng Department of Labor Employment as a chairperson, they will now select sino yung ilalaban natin sa national level. So meron ho tayong regional selection. Ngayon po yung lahat pong napili doon sa regional level will be endorsed po sa national level. Ngayon po naman sa national level naman po, meron na rin po sila doong sariling selection board, no? Kaya nga po yung central office natin, yung commission, ay may mga commissioners na nagre-representative din po ng both labor and management sector. At may secretariat din po tayo, yung executive director ng National Wages and Productivity Commission na tumutulong sa commission na yun, na isasalang yung lahat po ng regional entry among 16 regions sa Pilipinas. Lahat po, mention nyo lahat. Opo. Is there a number na kumbaga, okay, region 12, dapat 10 lang sa inyo. And the second related question din is, mayroon bang identification na maliban dun sa categorization na small, medium, micro, small, at saka medium, mayroon bang categorization as in agri at saka non-agri? Ganon? Meron po. Meron po tayong categorization. No? Meron po dapat sa taong ito, may aning, bawat rehiyon po ay meron po silang minimum of 6 entries na kung saan nagre-representative po yan, nagre-representa po yung ating mga regional winners ng agribusiness, service, and industry. Tatlo pong kategorya. Agri, service, and industry. Agri-business rather po. Service and industry. Okay, yung service po natin, yung mga tindahan, mga malls, mga hotels, ano po? Opo. Restaurants. Opo. Mm. Yung agribusiness naman po is yung... Sagingan, tulad ng sandpil ko. Opo, yan po. Kagaya din po ng Don Bosco sa Makilala. Sa Makilala. Mm. Samlang po. Okay. And then yung sa industry po, kagaya po ng
Yaki Herbal Laboratory Incorporated na nagmamanufacture po ng mga produkto na fruit-based po ang kanilang main product. Aha, pumayag na si Yaki po na sali ninyo. Anyway, ganito po, balikan natin yung proseso. After na-identify na ninyo, siyempre, obviously, magkakaroon ng documentation. Sinong gagawa ng documentation at ano yung magiging cooperation, ma-participation ng mga na-identify po ninyo ng mga establishments? Opo, ganito po. Maraming salamat po sa tanong na yan. Para po yung malinawan po natin, lalong-lalo na sa mga interesadong sumali po sa taong ito, ang board po, yung kami po na board secretariat, kami po yung bahalang gumawa ng documentation and even yung sa paggawa natin ng video clips na nire-require po during sa regional selection process, no? Kami po yung gumagawa ng documentation. Kaya lang po, kinakailangan po namin yung full support po ng isang potential na nominee na magbigay po sa amin ng mga required na mga datos kagaya ng kanilang mga financial standing from the year 2018, 2019, and 2020. Ngayon po, baka magtatanong pa paano ba itong 2020? Kaya nagkaroon po tayo ng pandemya. Halos lahat ng ekonomiya ng buong mundo ay naapektuhan. Kaya nga po, nagkaroon po ng pagbabago yung 2021 natin na search kasi ang COVID, COVID years niya is 2018, 19, and 20 na alam po natin yung year 2020 is year ng COVID-19 pandemic na nagsimula. So for that year po, ang search po ngayong taon, particular po the year 2020, ang tinitignan po natin is yung resiliency po ng team ng all potential nominee na yan during the pandemic, nag-survive din po siya kasi gumawa ho siya ng pamamaraan. Yun yung malaking part po nung kumbaga criteria, parang ganon. Opo, yan po yung pinaka-survive. Opo, paano siya kan yung resiliency at saka yung mga konsepto, mga strategies niya na nagawa para despite of this pandemic, nagpatuloy po ang kanyang business at napatuloy niya pong naibigay ang mga dapat na may tulong niya particularly sa employment generation. Mm-hmm. Pati siguro ang kanyang corporate social responsibility. Ano nangyari? Opo. Hindi na siya nakakapagbigay ng tulong sa community or patuloy ba na? Kasama po ba yun? O kasama po yun. Kasama po yun sa i-highlight po natin for the year 2020. Mm-hmm. As base year ng ating search. Mm-hmm. You were saying po earlier na anim lang po yung entry natin sa national. But sa region po, you are looking at mga ilang sabihin na lang nating contestants po at saan manggagaling ito. May na-identify as we speak today. Ilan na po yung mga on the bag na? Kasama po yung ang Yaki Herbal Laboratory Incorporated. Wow. May apat na po tayo sa North Cotabato. Opo, may apat na po tayo sa North Cotabato. Ngayon po, after this ating interview po, pupunta po ako ng General Santos and Sarangani area para pinukin uli yung ating mga previous na mga regional winners kasi hindi ho sila. Naging regional winners po sila at naging national finalist. Unfortunately po, hindi sila na-select as the national champions kasi ang proseso po after sa national level process, pipiliin po nila yung anim na national champion for this year. So, more or less, ang region 12 ay magkakaroon ng 7 to 8 potential na mga nominees natin for regional search for this year. Mm-hmm. I am just thinking aloud po. Mukhang ang North Cotabato is
faced with a very big challenge because maliban sa pandemya, if you recall, tinamaan din tayo ng lindol at ano pa bang resiliency ang kinakailangan o ang pag-uusapan kung itong mga kumpanyang ito ay nakasurvive sa lindol, sa drought at saka itong pandemya. Kaya nga po, nung nag-bisita po kami sa inyo at iba pa po yung tatlong potential nominees natin, nagtanong po kami ano po yung nangyari particularly for the year 2020. At nakitaan na po din namin sila ng mga strategies na ginawa nila. Yung isa ho kasi, despite ho sa pandemic, kasi ho mananahi ho sila, ang ginawa po nila para ho sila magiging productive. Face mask po ang ginawa nung grupong yun. Previously, ang ginagawa nila, mga uniforme ng mga LGUs na kanilang mga kliyente. Pero during the pandemic, wala na, biglang nawala yung mga kliyente kasi nga di po ba may at least may mga 3 months tayo na lockdown. Mm-hmm. So ang ginawa po nila kasi importante yung protection. Naisip po ng grupong yun na meron silang naiwang mga tela na hindi na nilang magawa. Ginawa, so, face mask. Sabi nila, gawin nating face mask. So for that year po, nag-survive po yung grupong yan. Mm-hmm. Anyway, same thing po yun sa inyo, yung produkto po ninyo, even ho sa nangyari sa pandemya, yung importansya po ng produkto ninyo. Mm-hmm. Na kinakailangan ho mag-boost ng immunity ng ating mga consumers. Alam ko pong isa yun sa mga rason kung bakit hanggang ngayon ay buhay po yung inyong laboratory at inyong business. Mm-hmm. It may appear self-serving po, but you may also want to consider LA Resort Hotel. Okay po. Mm-hmm. Anyway, maraming salamat po sa napakahalaga ng panahon. Baka may nais pa kayong iparating sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo. Okay, wala na rin po siguro na ibigay na po natin ang sapat na impormasyon. Magpapasalamat lang po kami sa inyo, Sir Romy, sa pagbigay ho ninyo ng panahon sa amin at sa ka-oportunidad na may paliwanag po natin sa ating mga nakikinig dito sa Tinig ng Bayan ang mga ginagawa po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa ating manggagawa dito sa Rehiyon 12. Maraming salamat po, Sir Romy. Sandali po, pahabol. In case meron pong individual na sa tingin nila meron silang alam na establishment na pwede niyong i-consider, meron po bang paano po yung pamamaraan na makapag-suggest sila sa inyo? Para ho sa probinsya ng North Cotabato, mas maganda po puntahan po natin yung ating field office po dyan sa Kitabawan City, headed po ni Ma'am Marjorie Latoha. You can contact her para doon sa mas magandang informasyon relative po sa aming gawain dito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Or they can call my name, no? Ang aking rather cellphone, kasi bago lang po namin pinapaayos sa PLDT yung aming landas. Alam mo naman natin na may problema tayo sa connectivity ngayon, lalo na naapektuhan po yung aming landline. So yung cellphone ko po yung pwede nilang makontakt. They can call me 0917-726-8592. Aha. Pakiulit nga po para yung gustong magsulat dyan ng numero. Pakiulit nga po, please. 0917-726-8592. Yan po yung aking official na cellphone na they can call me anytime. Mm-hmm. Pwede rin po dito sa Joy FM at i-relay namin kay Ma'am Marge sa yung mayroong mga mga suggestions. Okay, maraming salamat po sa support sa Romy. Sige po, mas maganda po yung suggestion ninyo. Mm-hmm. Once more po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Yun po mga katinig, ang tinig ni Secretary Jesse De La Cruz sa kwanto mga katinig, RTWPB sa Department of Labor, 12 mga katinig, daghan kahit nabinbin ng mga
commercial, so mag-break sa ta, mabalik kita human sa pipila ka mga pahinulong. Dako ang natabang sa pagtungal sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, yung gawa sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative pa daw ang resulta. Iyan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Isa ka ba sa nakabinipisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspa sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makitaan kini sa Jubilance Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Ask Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar.
Panamox. Antibiotic tablet. Panamox. Antibiotic tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan ka, after sa gadaan, paroy, lanaw. Kung sa may mga na-experience sa paggamit mo sa Panamox, eh? Ako na-experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din, wala aming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, matipaghahapon yung kaon din siya. Then, hindi pa tumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka, adlaw ka ito siya din. Naulian ko siya, hutog yung naong ko. Burot na. Burot ang naong ko. Sayang ito lagi. Daghang tambag yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Panamox, girls. Para sa ko sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox. Antibiotic tablet. Mapalit sa tanang Agri-Vet Store. Sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Doon na pa kita 12 minutos. Usa mo abot ang takna sa alas 7. Mga katinig, welcome back mga katinig. Og daghan kayong mga panghitabo karon. Mura na og nanimahaw na ang pulbura sa politiko sa nasyonal. Nanigina float nga Duterte Marcos na ay Duterte Pacquiao diri sa atoa sa Kidapawan og sa North Cotabato sa siyudad sa Kidapawan na anay ebanghelista versus Bombeo sa province. Doon na ay kuan unsa ni Katamco versus Talinio Mendoza pa. Kini mga katinig, kining political season is happening at a very unfortunate moment because daghan kay mga issue nga nagakahitabo sa tibuok nasod, kining presyo sa palaliton, kining crisis nga dala sa pandemic. Asa ta paingon ni ani, asa na ta karon og asa kita paingon anaa sa linya mga katinig para magiyahan kita, matabangan kita sa ato ang pagdesisyon na no, sa ato ang mga himuon, paghimuon nga desisyon sa ato ang kinabuhi. Nasa linya ang ato ang political scientist si Professor Ramon Bilino sa Ateneo de Davao University. Mayong buntag, Professor. Welcome. Magdanghang salamat sa panahon nga imong gigahin sa Tinig ng Bayan. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Aha. Professor, dami itong magkaugnay ng mga issue, no? Unahin natin itong ekonomiya natin. Dahil sa pandemic, alam naman natin na matindi ang blow na sa ekonomiya na ito. And at the same time, ngayon hindi pa tayo nakaka-recover doon sa ating ASF problema, kaayo kining presyo sa baboy, dili lang sa kaulohan but also here dito sa atin sa Mindanao, dahil sinisip yung mga baboy natin dun sa Luzon, nangyayari, nakukulang din yung supply natin rito. Yes, no. So actually, ang ano talaga natin, complicated na, no? After yung mga bagyo last year, no, na nabawasan yung ating productivity aside from itong ASF. And of course, no? Mayroon pa po. Definitely. Oh, prior to that. Oh, ito pang pandemic. So medyo medyo mababa talaga yung ating productivity. So sa ngayon medyo iniisa-isa lang ng government yung kanilang response, no. For now, iniuna talaga nila itong sa pandemic, no. Pero itong macroeconomics kasi medyo related sa microeconomics, no. Kung paano gumagalaw itong ekonomiya sa locality at sa mga maliliit na natin mga negosyo. So una kung macroeconomics, dagdagan sana ng ating gobyerno itong kanilang public spending. Hindi lang sa hindi lang sa infrastructure, but more importantly, no, pag-boost talaga nitong pagbabalik sa trabaho at sa negosyo, ito maliliit na nagnenegosyo, no. Paano po madagdagan yung public spending at a time na yung ating GNP din ay bumaba, yung gross national product natin mababa? Saan kukuha ang gobyerno ng kanyang idagdag sa kanyang public spending? Mangungutang na naman po ba? Ang sabi nung may mga eksperto ang sabi na may pondo pa naman talaga yung gobyerno. Like for example, may 1 trillion pa sila na pondo for the build. So instead na unahin yung infrastructure ng build, baka pwedeng gamitin na muna yung pera para tulungan yung mga maliliit na negosyo. No? So siguro, pangdagdag sa kapital o paumpis ang kapital ulit kasi nawala nga yung mga kapital nila last year dahil sa mga lockdown. Pero meron po ba, sa pagkakaalam nyo ba, meron po bang ganong direksyon ng ating gobyerno na tulungan itong mga negosyante? Yeah, actually meron naman. Although hindi lang siya yung pinaka-ultimate na priority. No? Narinig natin na may mga ganong
programa na na pagbibigay tulong dito sa mga small and medium enterprises natin. Pero sana medyo ano pa, no, mas paitingin pa kasi nga yung initial po narinig natin nasa 10 to 20,000 lang ang pwedeng ibigay. But what will this anong magagawa nitong amount na ito? Yeah, kaya exactly sabi nga natin na medyo dagdagan dapat 'yon. Kasi yun din yung mga nag-create ng mga trabaho, no. Ito kasi yung mga public infrastructure, although in the long run kailangan talaga natin, pero karamihan din kasi ng mga contractor na nakuha dito are ano, no, are Chinese. Kung Chinese yung funded project, Chinese din yung contractor, so hindi masyado nakakatulong sa local employment natin. So sana ano, kung ganun man lang na may mga projects tayo na gagawin, no, at may pondo naman, may mga eksperto nagsasabi na why not focus na lang muna dito sa mga small, micro, medium enterprises natin, para sa ganun, no, medyo tumastas din naman sana yung ating productivity, no, at medyo mabawasan din yung unemployment. Although itong recent survey medyo mababa, pero compared sa ibang ano, no, sa ibang taon, no, medyo mataas-taas pa rin siya. So ito lang, just lang to ano, no, to stimulate our economy. Yan yung medyo mga paumpisa, medyo mahaba yung listahan natin, eh. Kaya hindi na natin isa-isahin, pero yan yung medyo umpisa natin ngayon na at least, no, para kasi marami tayong naririnig na nagsasara ng mga negosyo, eh. And of course, no, nadadagdag din sa unemployment, nadadagdag din sa pagbawas ng ating productivity. So hopefully sana makita, no. At kahapon nga nagmo-monitor tayo dun sa meeting ng NEDA. Although hindi natin natapos, medyo tinitingnan nila yung ganung aspeto. And hopefully sana mapabilis, no? Kasi 2021 is our year of recovery. Nasa February na tayo ngayon, no? Pero medyo mahina pa rin, no? At tumataas pa rin yung mga presyo na bilihin, no? Inflation is another aspect of the economy. So yun, isa nilang ina-address. Nasaan ho yung problema? At sinasabi niyong medyo mahina. Talagang mahina talaga. Mukhang on the ground, we can hardly feel that there is this effort. Oh, at least, ako may ano naman, eh, kasi sa monitoring natin naman, yun na, no, yung pag-dwindle down dito, especially sa, ano, no, sa grassroots, sa individual, individual homes, medyo hindi masyado kaagad. And lalo na ngayon, no, na medyo nagtataasan yung mga bilhin, inaantay pa nila yung dumating yung mga imported na meat products natin, no, para medyo bumaba. Pero yun na nga, marami na masyadong apektado ngayon. Saka medyo ano, no, medyo nababagalan nga dito sa paggalaw ng ating gobyerno. Imported, waiting for the imported mga products. I think we already have a lot of lessons, no, sa usapin pa lang ng bigas, no. Ang tugon ng pamahalaan dun sa rice crisis is importation. Now I think this also caused the position of then Secretary Piñol, because he was against rice importation, while gusto ng mga finance advisors ni Duterte na i-liberalize ang rice importation, at ang habol ay tariff, no. But despite that, anong nangyari sa ating rice industry? Now ito na naman yung baboy, mag-i-import ang solusyon na naman, mag-i-import ng baboy. May mga suggestion na i-freeze, maglagay ng ceiling sa presyo ng baboy, but I don't think the government has the machinery or kaya ng gobyernong i-freeze ito, because of course the hog ratio, if kakayanin man ng gobyerno, ay wala nang mag-aalaga ng baboy. At itong importation, we know for a fact din na itong ASF ay imported din. So how will this solve the problem? Kung makakatulong mga ito, di kaya palliative lang din po. Yeah. Actually, yung importation isa nilang na medyo temporary lang siya temporary na solution. Kasi yun lang, medyo mababa yung supply natin at nagre-recover yung ating hog industry. So ito temporary lang para lang ma-stabilize yung presyo, kasi tama ka, no, hindi talaga pwedeng i-impose yung price ceiling, no, kasi price freeze, kasi nga wala na magbebenta, no. And I think medyo may problema niyan ang Metro Manila starting this week, next week, no, February 8 mag-start yung kanilang price freeze. So monitoring is a problem. Aside from that, ayaw na, no, ayaw, most probably magpo-port holiday na lang itong mga
nagnenegosyo ng baboy kasi nga palugi yung kailang benta. So ang ano talaga is and that no less than the Department of Agriculture is scouring the community for swine products or for mga baboy, pero anong mabibili natin? Tinamaan din tayo ng ESF. Yeah, so dapat yung ang ano kasi na ang nagiging condition nila is yes, i-import yon, pero make sure no na nag-import tayo dun sa walang ano no, walang ESF ng mga bansa. Pangalawa is that habang nag-import tayo is that Department of Agriculture dapat nag-ano na rin no, nag-start na rin na tulungan itong mga hog raisers natin no, bumili ng ano, bumili ng mga maliliit na baboy para makapag-umpisa ulit no, kasi nga yun ang problema is that nawala yung ating supply because of ASF, and the only way that we can actually go back is to start again no, mag-umpisa ulit tayo. Pero at the moment na hindi pa nakakaano no, hindi pa nakaka-recover yung mga hog raisers natin, just to stabilize the price no, pang-stabilize lang, hindi siya pang matagalang solution, just to stabilize the price, nag-start na rin sila ngayon na mag-import no. Now pagdating ng ano, like, for example 3 months to 4 to 6 months no, na nakabalik na itong mga hog raisers natin at naka-recover tayo sa ASF, that's the time siguro na ihinto natin, kasi tama ka, medyo coming from the experience nung ano no, nung price clarification law, medyo ano talaga apektado din itong ating mga magsasaka. And as you said earlier, hindi po ba kinakailangan ng sa ano, dapat tutukan din ng gobyerno yung start up or restart up fund for mga ano hog raisers. Yeah. Ako yung ano, yung sinasabi natin kayo, no? Hindi lang din sa agro-research, no? But lahat talaga ng micro, small, medium enterprises yung pag-start ulit, no? In fact, sa ibang bansa, yan talaga yung tututok nila, no? Yung stimulus plan, okay? Na minsan, they are actually, ano, no? Preparing na itong mga, ano muna, itong mga macro policies nila, like infrastructure projects, para lang talaga no, makarecover lang ulit itong economy. Good thing sa kanila, they have enough funds no, na pwede nilang pagsabay-sabay sa atin kasi no, medyo inuutang pa natin, kaya paisa-isa lang yung nagiging policy ng ating gobyerno. But sana no, kung paisa-isa, at least sana medyo mas mabilis naman yung paggalaw nila. Mm-hmm. Itong matinding crisis, no doubt matinding crisis talaga sa ekonomiya itong kinakaharap natin, is happening at a time na ang dami rin mga political issues daw, kaming na nag-uumpisa na yung ano, election fever eh. At pangalawa, merong mga issue on itong anti-terror law na dinidebatehan ngayon sa Supreme Court, at marami pang iba. Parang nakikita natin sa starting sa national ano, mayroong semblance na nung hindi man siguro exactly, pero parang first quarter storm. How will this affect us as a nation? Yeah. Medyo hindi pa naman ganun ka gulo no, as compared to sa first quarter storm, pero definitely ito talagang 2021, sabi nga natin last year, this is electioneering year na. No? Hindi pa siya election year, pero electioneering year. And dito natin makikita no, a lot of movements among politicians, no, both administration and opposition, kasi syempre October this year yung kanilang target no, ang submission of the certificate of candidacy. And with all the things happening right now, medyo ano lang natin, so wala pa naman ganung matinding movement. Sa ngayon siguro talagang ang insecurities and frustrations ng mga tao would be on the response dito sa COVID-19. Ang kahirapan no, talaga nitong economic na repercussions din ito, itong pandemic. So hopefully sana ano no, ma-control pa rin, pero wala pa tayo dun sa ano na nila, wala pa tayo sa ganung stage no, ganung level na term na ng mga makabayan blackies, nagkakaroon na daw ng civil war or civil unrest, pero I think no, wala pa tayo dun sa ganung level. Pero once na itong ano ito, medyo hindi na makontrol ng government no, kung continue pa rin yung pagtaas ng mga infections at the same time no, hindi pa rin nakaka-recover kasi pakonti-konti pakonti-konti yung recovery, and in fact nagsalita na yung presidente no, na medyo pabagsak yung ekonomiya. I hope that's wake up time no, for everyone na talaga to focus our efforts kung alin talaga doon yung medyo mas importante. So talagang importante sa atin would be stimulate again the economy no, without
affecting much itong ating mga pinapatupad na health protocols, no, which is very very difficult, no, kasi paano tayo makapag-open up ng economy kung naka-quarantine pa rin tayo. Correct. So siguro dito itong ano, napakahirap na balancing act ng ating gobyerno. At the same time, no, makaramdam na tayo din ng a little bit of social unrest. Mm. Hanggang sa hindi na ano, no, hindi na susolusyunan, especially no kung patuloy itong pagtaas ng mga presyo ng bilihin, no, ang hirap nang makahanap ng ano, But given the situation, so tingin niyo masusolusyunan ito or how, paano kayong solusyon po dito? Yeah, so sa ating natin, no, unang-una, stabilize na muna natin yung price kasi yun yung medyo mas ano, medyo mas malapit sa tiyan at saka medyo mas madali, no, stabilize na natin yung price. At the same time, no, i-stimulate na natin itong mga ano, no, magano na, no. Sabi nga, medyo mababa yung 10 to 20,000 na binibigay nila sa mga micro, small and medium enterprises. Hmm. Tingnan na nila, no, kung paano. Tsaka yung sana yung bibigyan nila ng ano, ng tulong, eh i-qualify din nila, no. Hmm. Unahin nila yung mga enterprises na nagpo-provide talaga ng basic goods, no, basic necessities na kailangan talaga natin. And you think the government has that consciousness? Napakalutong nung tao. Yung dating magandang tanong. Kasi ang problema din naman, in fairness, no, we have the experts sa gobyerno. Ang problema, napakaraming experts. So hindi ano, no, hindi natin ito na lang sa vaccine, no. Ang daming gustong makisawsaw. So yun yung problema, eh. Sa dami ng experts natin, instead of moving forward, hindi tayo makamove forward kasi every time na we would attempt to do something, no, medyo may ano kaagad, may step back kaagad, no, titingnan agad ng investigation, tapos umahaba. So instead na gumagalaw na tayo, well, umaatras tayo kasi nga, of course, from the experiences, no, ang mga tao, ay corruption na naman yan. Aha. Ay nako, example na lang natin itong ano, no, car seat. Excuse me, Professor Belino, munti ko nang malimutan. Meron pala kaming network news at lampas na kami sa oras. You would have wanted to talk with you more, pero some other time po, dadagdagan natin ating discussion. Maraming salamat po sa inyong panahon. Okay, maraming salamat po. May pag-God bless sa inyo lahat dyan. Mga katilig mo ka to si Professor Ramon Belino sa Ateneo de Davao University. O lampas na kayo sa itong oras. Ang alas sa tanang nagalang kumdining atong programang Tinig ng Bayan ng ato ang regular host si Caloy Rosario. Kini si Tinig Uno, nagpasalamat kaninyo o nagaingon ayaw kamaghawa kay musunod tayo ng atong guwapa nga newscaster sa ato ang alas 7 balita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy two